Sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stockplay. At ngayon po ay mag-update po tayo about sa mga top trending stocks sa PSE. And don't forget to subscribe sa ating channel and paka-press na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market and cryptocurrency. Ayan. And by the way guys, kung gusto nyo po mag-invest sa stock market and especially sa cryptocurrency guys, so don't hesitate to message me guys ano, sa Facebook and sa Investagrams. So bibigyan ko po kayo ng less 20% sa lahat ng trading fees. So malaking bagay yun guys ano, less 20% sa lahat ng trading fees. Ayan. So pwede po kayo mag-message ayan, sa Facebook. So paki-search lang po Stockplay PH. Then sa Investagrams, ayan. Stockplay naman dito, no. Ayan. So paki-message lang ako. Ayan, para mabigyan ko rin kayo ng idea kung paano, no. Ayan. So let's start with PSEI. So sa tingin nyo guys, ano mangyayari sa stock market this May, no? So right now kasi is talagang bloody yung market kung papansinin natin yung mga charts. Ayan, kaya much better kung yung ating investment is well diversified. Okay, so hindi lang po sa stock market, so pwede rin sa crypto or sa ibang mga platforms na pwede nating pag-investan, ano? Ayan. So, right now, dito kay PSEI. So, possible na babalik tayo sa may baba sa 6,200 level, ano? Bakit? Kasi kung titignan natin is medyo nabasag na sa part na to yung ating pinangahawakan na support, which is 6,300 level or sabihin na natin sa ano, no? 6,350. Okay? So, for now, bearish tayo. Ayan. So, very obvious naman po sa ating chart. Lower highs and lower lows. Okay? So, right now, kung papansinin natin is meron po tayo ditong trend line since April 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So right now guys is siya po ay nasa baba na ng ating trend line dito. Ayan. So masamang pangitain pag gaganyan ano. Pero tignan pa rin natin, pero di sa week. Ayan, so medyo hindi po maganda talaga yung market. Okay, so bloody. So far hindi po okay yan, ah. Ayan. Tapos, i-check natin yung mga moving average. 20, 50, 100, tapos 200. Ayan. So, pare-pareha sila, no? And kung papansinin natin, guys, si PSEI is nasa baba ng 200-day moving average. Ayan. So, eto siya. Eto. Si 200-day. Eto si red line, ano? So, medyo hindi po talaga maganda based po sa ating chart. Okay? And kay Cloud, so same lang din. Siya ay nasa baba. Ayan. In terms of RSI, guys, kung papansinin natin, possible eh. Na siya ay magkakaroon ng retest dito sa oversold area. Okay? Kung siya ay magpapatuloy sa ganitong scenario, no? Ayun, kasi sa part na to, meron tayo ditong ano, no? Lower high, high, lower high, low, lower low, lower low. Or sabihin na nating flat, ano 'yan? Flat bottom, ayan sa part na 'yan. Pero kung papansinin natin talaga is hindi po maganda. Okay? Especially sa mga moving average natin. So ngayon is i-check natin si MACD kung meron tayong makikita.
So dito is crossover, which is bearish. So bakit? Based po dito sa ating histogram, so siya ay nag-flip na from positive to negative. Yun po guys yung hindi maganda. Okay? Then sa volume, kung papansinin natin, so tayo ay nasa downtrend, lower highs and lower lows. Okay? High, lower high, lower high, lower high, low, lower low, lower low. Ayan. So very basic naman po, ano? Lower highs, lower lows, meaning po nun pag gaganon yung ating nakikita sa volume, so tayo ay nasa downtrend. Ayan. So since then, kung papansinin natin dito sa ating chart, sa big picture ni PSEI, since 2018, so tayo po ay nasa downtrend. Ayan. Kaya much better guys na pagka kayo ay magde-day trade, so titingnan nyo yung higher time frame. Ayan, para makikita nyo kung ano yung talagang galawan ng isang stock. O ayan, no? So for now is hindi nga po maganda. Okay? So next natin is ayan, si dito. Wait. Ayan. So okay naman pala, no? Ayan, so balik tayo ulit. Let's go back. So dito, ayan. Wait lang. So sa part na to is medyo nag-hold. Ayan, so just in case na siya ay magkakaroon ng isang rally bukas. So possible naman, ano, na magkaroon to ng bounce and mag-retest dito malapit sa ano ba ito? Wait lang ah. 10.1 pwede, no? Okay, sa part na to dyan. Kasi we have series of retest dyan based po dito sa past ano natin, sa past chart. Ayan, so we have 1, okay, 2, 3, and possible nga dito, no? Sa 10.1 something. Ayan, possible, ano? Possible lang po. Hindi po natin sinasabi magkakaroon talaga ng bounce dyan. Okay? So just in case na mananaig yung bulls sa bears. And kung titingnan natin, so hindi naman siya magbabounce, so ang next support level natin dito kay dito is 8.9. Ayan. So dito po yun guys sa baba. 8.9 pesos. Okay? So for now, yun muna, ano, yung kay dito. Tapos sa moving average, 20, 50, 100, tapos 200. Ayan, so dito sa part na to, siya ay nasa baba na ng 100. Ayan, kaya medyo ano tayo dito, no? Be ready guys. Ayan. Then kay Cloud, super kapal ng Cloud natin, ano? Mahihirapan po makapanik yung pagkaganyan. Ayan. So dito kay RSI, so this is a normal bounce. Ayan, so medyo nag-bounce ng very light, ano, si dito. Ayan, kanina. Tapos kay MACD. So sa part po na to is nagko-converge and almost nag-overlap na, no? Si MACD line and signal line. So tignan natin kung siya ba ay bounce or bearish crossover. Ayan. So pagka nag-ano yung crossover yan, so yun po yung masama guys, ano? Ayan. Kaya tignan natin kung sino yung mananaig bukas. Bears ba or bulls? So dito guys, sa volume natin, so meron bang demand si dito? So based po dito sa ating volume, ayan, so medyo merong bumili pero hindi po impressive, no? Yung ating volume right now.
So bakit? Kasi kung titingnan natin, still ano yan, ano? Considered as lower highs and lower lows. Ayan. Okay? High, lower high, low, lower low. Okay? So for now, medyo hindi pa rin maganda yung kanyang volume, ano? Titingnan natin. Next natin is ASEN. Okay. So dito po sa part na to kay ASEN, so meron na tayong confirmation candlestick na siya, ay pa-reverse na. Ayan, so nag-print out na po, ano? So ang possible support, so same lang din, 6.7 to 6.6 pesos. Ayan. So ang papansin natin sa ating daily chart is meron tayo ditong trend line na palaging sinasabi, no? Ito. Since November 2020, so we have 1, 2, 3 and possible dito nga 5 or 4, ano? Kung siya ay magre-retest dito, guys. Ayan. So this is uptrend line. Okay? Ayan. Tapos, i-check natin yung mga moving average. 20, 50, 100. Ayan. So, dito pa lang kay 100. Okay. So, meron na tayong clue na medyo, ano siya, hirap makapanik. Ayan, no? Diba? So, nag-retest, pero ala. Siya ay rejected, guys. Ano? Ayan. Tapos, kay 200. So, kay 200 is medyo malayo pa naman. Tapos, kay Cloud. Ayan, kung papansinin natin, si Cloud is manifest pero still, siya ay hirap makapanik. Okay, so mamaya tingnan natin sa volume kung ano nangyari. Ano? Ayan, tapos, sa RSI. So this is a normal throwback pero tignan pa rin natin, baka kasi fake out lang to, eh, no? Ayan, so lower highs, high, lower high, lower high, low, lower low. So still tayo ay nasa downtrend based po dito sa ating RSI, no? Higher low naman dito sa histogram pero wala pa rin pagbabago, still siya ay bearish, ano? O yan. So dito kasi sa part na to, wala pa naman tayo nakikitang divergence. Ayan. Wala. Tapos dito kung papansinin natin, so heavy sell off since ano to? Since May 3. Okay. So heavy sell off, guys. And still tayo ay hindi po makapag-print out ng higher high dito. High, lower high, lower high pa din, no? So meaning, guys, tayo ay nasa downtrend pa rin. Okay? Ayun. Next is PHA. So dito kay PHA, guys, i-check natin yung chart. Ayan. So tayo po ay nasa support level. So we have a series of touches. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So tignan natin kung mag-hold dyan and kung siya nga ay magkakaroon ng bounce. Ayan, so pwede naman, ano? Ayan. So possible target. Okay, so pwede ito. Si 2.2. Ayan. So just in case na siya ay magkakaroon ng bounce, ano? Ayan. So what if kung hindi? At kasi sa part na to, titingnan natin, parang triangle pattern siya. Okay? So dito, guys, pagka nabasag yung na support level natin, so ang next possible support for PHA is eto na. Si 1.9, ano? 1.9 pesos. Dito na yan. Okay? So, this time, kasi kung titignan natin, ano to, eh. So, this is a critical part sa ating chart.
Ayan. Kasi sideways na to. Let's see kung this area is distribution area na. No? So for now is malapi. Ayan, so tignan natin. Ayan, so very basic naman ano. Ayan, pagka sideways sa taas, possible, pwede dalawa. So pwedeng distribution or pwedeng nag-accumulate. Okay? So for now is wala pa. Ayan. Tapos dito naman kay ano, kay moving average 20, 50, 100. So dito guys is medyo hirap na siyang makapanik ano. Ayan, so 2 consecutive candlestick na siya ay nag-close below 100 day. Okay? So tignan natin kung ano yung mangyayari diyan ano. Pero possible baka mahirapan yung pagkaganyan. Ayan. Tapos kay cloud. Ayan, so medyo makapal pa rin yung cloud natin, mahirapan yun ano. So dito sa RSI natin, so siya po ay nasa support level na, pero tignan pa rin natin ano kung mag-hold dyan. So support level na po yan. Tapos kay MACD, lower low sa histogram. Then sa volume natin is wait. So dito, okay, wala pa tayo sa may demand zone. Okay? So dito sa volume natin, ang pinaka demand zone natin is here. Ayan, so there is still a chance na tayo ay magkakaroon pa ng sell off dito, no? Ayan, kung pagbabasihan natin itong si demand zone. Okay? So for now is, ayan, so very basic naman yung mga sinasabi natin. Ayan, para meron lang tayong idea guys, ano? Next is si APL. Ayan, so APL. Ayan, so okay pa naman. So kay APL guys, okay, so parang nag-print out to ng hammer candlestick ano, right now. So tignan natin kung siya ay magkakaroon na follow through bukas. So if ever, so ang possible target natin is yung next resistance 0.2 ano, dito guys, ayan sa part na to. Pero papansinin natin, lower highs pa rin tayo. High, lower high, lower highs. Okay? So downtrend pa rin. Tapos dito 20, 50, 100. So tayo ay nasa baba ng 100 day. Okay? So almost lahat ay sumusunod ano, kay PSEI. So si PSEI is nasa baba na ng 200. So ito naman is nasa baba na ng 100. Okay? Tapos dito sa cloud, still medyo makapal pa rin yung ating cloud. And kaya mahihirapan yan for sure if ever na siya ay magre-retest. So dito, so this is a normal bounce kung papansinin natin. Bakit? Kasi support level to. Okay? Pero kung titingnan natin, tayo ay nasa downtrend pa rin guys. Ayan, no? MACD. So dito kay MACD, lower lows. Okay, so bearish pa rin. Tapos dito is, okay, wala pa tayo sa demand zone. Kung papansinin natin, ano? So kay APL, ang pinaka demand zone natin is dito, ayan sa part na to. Ayan, so wala pa tayo retest dun, ano? Sa area na yan. Ayan. Last is, eto si MM. Mary Mart. So, check natin si Mary Mart, guys. So, dito possible is mag-create tayo ng double bottom. So, kung magpe-play out nga to, possible pang malaglag si MM, ano? So, saan? Ayan.
So based po dito sa chart sa 4.5 pesos. Ayan. Okay? So tignan natin kasi nasa downtrend pa nga rin tayo, no? Lower high, high lower high. Ayan. Tapos sa moving average 20, 50, 100. Ayan. So dito guys sa moving average kung titingnan natin is medyo nag-hold and si Merrymart sa 200 natin, ano? So let's see kung siya ay magba-bounce diyan. Ayan, so possible mag-retest tayo rito sa 4.9 pesos, ano? Kung siya ay magkakaroon nga ng bounce bukas. Ayan. So pagka hindi, eh, dediretso na tayo dito sa may sinasabi nating support sa 4.5. Diyan. Okay. Tapos kay Cloud. Okay, so makapal pa rin. And sa mga indicators, lower highs, lower lows. Tapos kay MACD, lower lows. Ayan. And sa volume natin is, ayan, so tignan natin kung magbabounce nga to, no? So siya ay nasa support na dito sa OBV. Ayan. So I think tapos na po tayo sa ating update. See you po sa next video. Bye bye.